This is Francis Santillana. Welcome back to my channel. Kung kayo po ay newly applicant para kumuha po ng passport at nag-isip kung ano nga ba ang tama at karapat-dapat na suotin sa pagpunta po sa DFA Consular's Office upang magpa-picture at nagpa-picture po para po sa inyong passport ID. Ang video na ito ay para sa inyo. Let's get started. Ang dapat po na suotin sa pagpunta po sa DFA Consular's Office ay formal attire. Any color po will do, kahit naka-t-shirt po, okay lang po. Kasi marami po akong kasabayan na t-shirt lang po yung gamit niya, ay yung sinuot niya, color red. And then, meron din polka dot, ganon. So, basta formal attire po siya as long as you can carry to wear it. Bae naman po, kailangan din po natin magsuot ng formal attire. Okay, any color will do po siya. And then, kailangan po, hindi po yung kung t-shirt po yung susuotin ninyo, parang ang pangit naman tingnan, di ba? So, as a woman, dapat nakapang babae tayo, di ba? Yung parang ganito, formal attire to, di ba? So, ganito rin yung susuotin ninyo. And then, pero nasa inyo na po yun, basta formal attire po siya, any color po. Dapat hindi po kayo naka-heels kasi masyado po siyang mataas. Okay? So, dapat simple lang, simplihan nyo lang po yung attire ninyo sa pagpunta po sa DFA kasi, at dapat agahan nyo rin po kasi dapat kung yung time schedule nyo is 10 o'clock in the morning, dapat before 10, nandun na po kayo para po makapila po kayo ng mas maaga. At maaga rin po kayong makatapos, okay? So, dapat magdala rin po kayo ng tubig at kunting makakain para hindi po kayo mauhaw at magutom kung sakaling marami pong ano, or mahaba po yung pila. Or marami po kayong kasabayan sa pa-appointment po sa DFA para kumuha po ng inyong passport. Okay? Pag andun ka na po sa DFA Consular's Office, siguraduhin nyo po na yung application form po ninyo ay tumpak po doon sa birth certificate ninyo. Kasi as what I've said in my previous video that meron po akong kasabayan noon na mali po yung wala po siyang middle name sa ano niya, sa birth certificate. And then sa application form niya, meron po siyang middle name. Kasi nga po, sabi niya sa akin, may old birth certificate na po siya. So, dalawa yung birth certificate niya. So, which is not good. Hindi po, bawal po yan. Nag-advise po yung taga-DFA na kukuha po siya ng affidavit and so on and so forth. At saka, yung gagamitin niyang birth certificate is yung nauna. Kasi yung pangalawang birth certificate niya is na black na po yun sa PSA. Hindi na po siya makakakuha yung late registration na birth certificate niya. Hindi po yun i-allowed ni PSA. Sa mga babae po, kailangan din po ninyo ng light makeup and din mag-lipstick din po. Kasi ako before, hindi po talaga ako nag-makeup. As in, simple lang. Lipstick is enough para sa akin. Naglagay lang ako ng konting lipstick and then pulbo, yun lang. And then, nung pagkuha ko na ng passport ko, ewan, hindi ko alam. Para lang siya Philippine National ID yung passport ko. Kung kalimutang magdala po kayo ng original copy of your sinumar and then one photocopy of your sinumar, okay? And then, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button down below para lagi po kayong updated for my upcoming videos to be uploaded. At kung may mga katanungan pa po kayo, just comment down below and I will answer your query
based on my knowledge and experience. I do hope po na nakatulong po ako sa inyong mga alalahanin at mga katanungan. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye! See you next time!